Hi mga be, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. And syempre be, kung bago ko sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, at syempre mag-subscribe ka na, tutal andyan ka na. And andito na po tayo ngayon sa Pilipinas. Ayan, magaling po ako, kayo mag-alala. Okay na po kami. And for this vlog, nag-post po ako sa aking community before ng mga tanong ninyo tungkol sa ating nagdaang Pakistan vlogs. Syempre, ang daming nangyari, ang dami, sobrang dami. Sabi ko nga be, pag pumunta ka na Pakistan, it's not just about traveling in Pakistan, it's about experiencing Pakistan. And I'm so lucky somehow na na-experience natin yung maraming bagay, nakita natin yung maraming bagay. Pero syempre, marami pang ibang dapat abangan sa Pakistan. Actually, yung ate ko nga sa post niya kahapon, sinabi niya na pupunta silang Pakistan. So, yun, pwede mo kayo mag-subscribe sa ate ko sa Anaya Mo Jeev. Ayan. Yes. Love you, ate. And also, syempre, dahil ngayon na lang din rin ako nakapag-vlog ng matagal talaga dito sa Pilipinas, ng update talaga napansin nyo. Ayan, habang nagpupunas po ako ng pahawis dahil sobrang init ng panahon ngayon. At kung napansin nyo, ayan po, tumaba na po tayo pero kiber lang be, laban. Kasi mahalaga talaga be, alamin natin yung ating panlasa, no? Oo, sa panahon ngayon kailangan natin alaga ng ating sarili. So ito na, simulan na natin ang ating Q&A na ipinadala nyo. So sabi dito ni Jelly Tricia, given a chance, would you stay in Pakistan for good? And what jobs or opportunities can we have as Filipino if we choose to stay in Pakistan? Thanks and more power. Actually, be, hindi talaga ako credible when it comes to this. Pero yung mga nagtrabaho dyan sa Pakistan ng mga Pinoy, you can comment down kung magkano yung salary. And pagkakaalam ko, typical salary in Pakistan ranges from 27,000 to 81,000 or up to 365,000 rupees. So, i-divide mo na lang siya into 3 para makita mo yung conversion sa Philippine peso. Sabi naman ni Just Crest, be, all in all, expenses please and requirements needed to visit or travel in Pakistan. Actually, meron akong vlog nito. Ililink ko na lang siya dito, sa taas, or dito sa ilalim. Tingnan nyo na lang sa comment section. Ilalagay ko na lang siya para mas malaman nyo yung full details. Kasi actually, be, iba-iba kasi. So, para sa akin, hindi kasi ako yung super tipid actually, tipid na siya. Pero may mas maititipid pa yon kung super budget na traveler ka. Siguro 100,000 ganyan kasi parang the plane ticket, the pocket money, mga 100,000. Okay, next question tayo, be. Ano ang mamimiss mo about Pakistan na gusto mong balikan? Pogi mo pala, be. Ito naman, be. Tinap, char! Sana ako yung hot, diba? Actually, ang mamimiss ko sa Pakistan, una, syempre, yung mga tao. Syempre, ang gagwapo ng mga ng mga taong nakikita mo doon sa labas, ganyan. Kasama talaga yun sa inunot ko. And pangalawa, siguro, priority talaga yun. Hindi, I mean, una talaga, be, yung mga gwapo. Pangalawa, yung mga tao, kasi mabait naman kasi sila. Sabi ko nga kasi, sa Pilipinas, di ba, yung mga gwapo snap, dun kasi normal lang yung mga gwapo. So, parang at least kahit o paano masarap. And, I mean, masarap silang kasama. Masarap yung experience. And, ang gusto ko sa Pakistan, be, talaga, is, bilang LGBT, bilang bading, yung pag nandun kasi ako, they don't treat me like others. Alam mo yun? Siguro dahil medyo, minsan paminta naman ako sa mata nila, ganyan, at hindi ko naman dire-disclose sa kanila kung ano talaga ako, or kung malaman man nila, tapos na. Tama ba? Actually, nakita naman nila Instagram ko, so alam naman nila, may idea sila actually. Pero, we never discuss it. Like, if they ask me, binabalik ko lang din sa kanila. Sabi na, lalaki ba ako? Sabihin ko sa kanila, lalaki ba ako? Actually, pag tinatanong nila ako, lalaki ka ba? Sabi ko sa kanila, baka lalaki ako. Basta something ganun. Mamimiss ko dun yung view. Alam mo naman, sa Pilipinas, ang view ko dito, sa harap ng bahay namin, bahay din. Sa gilid namin, bahay din. Alam mo yun? Kaya minsan, pag nakakalabas-labas talaga ako, gusto ko na ma-maximize yung nakikita kong lugar. Kasi, it's not everyday na nakakita ka ng patataas na bundok. Diba? Next question. When will you visit Dubai for more travel vlogs? Actually gusto ko rin pumunta ng Dubai soon. Siyempre, doon naman yung ate ko eh. So, parang, makakatipid-tipid ako.
Tapos, as of now, hindi ko pa masabi talaga kailan yung next na ganap ko. Kasi, tinatansya ko pa, syempre, sa work. Tapos, next na tinatansya ko is yung budget. Kailangan ko muna magplano. Pero, ASAP, gusto ko na uling lumabas. At, mahirap lang talaga ngayon talaga dahil sa pandemic. So, ayun yung pinaka-biggest challenge. Kasi, paiba-iba yung rules ng quarantine. Like, meron akong narinig. Parang, ngayon, ang rule na is, sa 7th day mo, dito ano confirm ha, pero kasi OFW yun, hindi ko lang alam kung pareho lang din sa tourist. Yung sa kaibigan ko, yung father niya, dadating ng Pilipinas, 7 days muna ng quarantine bago iswab. So parang kung bibilangin mo yun be, ang mahal nun sa hotel, di ba? Siyempre sa hotel be, pag tourist ka, hindi naman libre, di ba? Babayad ka, pagkain pa. Yung nakaraan sa akin be, 10,000 yun. Tapos 2 days lang yun be. Sabi ni John Wayne, nakailang Pakistani ka na naidala sa hotel mo? Hahaha, magkano ang bayad? Wow. Ano to be? Hindi naman ako tumatanggap ng visitor. Actually, yung bumisita lang naman sa akin, na nakita niyo sa vlog, I see. My God. Ano ba? Next question. Basta, ang bumisita sa hotel ko, maliban dun sa mga Romanians, tsaka kila Z, tapos si Fahad, na hindi naman nag-upload ng vlog. Yun lang. Next! Sabi ni Ruby Palara, wala kang balak mag-travel again in Pakistan. Marami din akong friends from Pakistan. Sana makabalik ka multan naman. Actually, sinabi ko sa ate ko, dahil pupunta naman yung ate ko sa Pakistan soon, sabi ko sa kanya, daanan niya yung multan, pero ayaw ng asawa niya kasi sobrang init dun, lalo na pag summer. Sa Sindh kasi, Sindh area kasi ang multan, if I'm not correct, correct me, please. Sa multan, mainit be, actually. So, parang sa mga ma-arting tulad ng asawa na ate ko, ayaw nila na mainit. Kung babalik man ako be, siguro hindi pa soon. Medyo matagal pa siguro dahil syempre, gusto mo munang bumisita na ibang lugar. Oh, diba? There's a lot of place to see in the world. Sabi ni Inday Cute, naka-move on ka na ba? Happy ka na ba ngayon uli? Actually, ang daming tanong about this eh. Parang ganyan yung kadalasan tanong. And to be really honest sa inyo, I can say na somehow naka-move on na ako. Nabawasan na yung spark sa akin. Sabi ko nga parang sometimes you just have to ignore your feelings eh, your emotion. Sometimes kailangan mong ma-distract para hindi yun yung naramdaman mo at para mawala dun yung attention mo. And then one day, I just woke up na parang pag nakikita ko siya, bumabalik yung pakiramdam. Pero one day, bumangon ako na parang things changed. Wow, English. Bumangon ako na hindi na siya ganun kagwapo sa paningin ko. Hindi na ako na-attract sa kanya. Ang nararamdaman ko lang ay, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko, pero naalala ko yung feelings nung magkasama pa kami, lahat. Pero hindi ko alam kung may nararamdaman pa ako or wala na. Para I think wala na. Hindi ko nga alam eh, actually. Sabi ko, I'm thinking of the things to consider, but ganun yung naramdaman. Bakit wala na? Kung nakamove on na ba talaga ako? Kung dahil, wala na? Actually, I don't know if I'm making sense. Pero, andun kasi ako sa panahon ngayon na parang, tinututukan ko muna yung sarili ko. As in, nagputok talaga ako sarili ko. Nagmarami akong me time dahil na-quarantine din naman ako dito. Na-enjoy ko yung oras para sa sarili ko. Sabi ko nga sa nakaraang vlog, 'di ba? Na parang you should love yourself like someone you want to love. Because you deserve that kind of love. Imagine mo be pag yung mahal mo 'di ba sinusurpresa mo? What if isurpresa mo yung sarili mo? 'Di ba? Ay, bumili ako ng shop. Mga ganun. Ay, wait, dumating na deliver. Oh my god, surprise ako. Tapos hindi, I mean, for real, di ba? Seriously, be. Like, magugulat ka yung mga... Kasi iba-iba naman yung love, eh. Sometimes, yung panonood mo paborito mong palabas, paborito mong vlog, is a part of loving yourself. Sometimes, yung pagkain mo lang, sabi mo, kahit nagda-diet ka, pero kakain ka, it's self-love. Di ba? Yung pag-exercise mo, yung pag-jogging mo, yung pagpapawis mo, kahit nahihirapan ka, sometimes, it's self-love. Kasi, inaalagaan mo yung health mo. And sometimes, itong maliliit na bagay na self-love, sobrang halaga niya
Kasi matututo ka eh. Matututo kang gawin yung mga bagay mag-isa. Matututo kang gawin yung mga bagay independently. It's a challenge for someone na gusto maging part ng buhay mo na mas maging masaya dapat yung ginagawa mo kasama na siya. So I think I move on. Kung meron man kayong makitang post ko, hindi lang naman siya yung tao sa mundo, di ba? At hindi lang naman siya yung taong pwede ko maramdaman yun. Siguro, sometimes when I see our videos, ganyan, our pictures, oh, actually, hindi ko pa nabubura yung mga pictures namin. Siyempre, I care about it. Yung mga pictures nga namin sa zoo, nakalagay dito sa wall ko. Kasi, it's part of who I am today. Di ba? And siguro, ganoon naman lahat tayo, di ba? Our past is part of our present. And hindi man na sila maging part ng ating future, mahalaga, they help us to become who we are. Sorang hirap na tanong mo, be. Pero I finally say na I've moved on. Next question. What lessons you've learned on meeting back Irfan second time and nung iwan ka niya? Actually, ayoko maging emotional na. Parang feeling ko hindi naman ako maging emotional na. Pero nung nakita ko siya dun pala sa airport, alam mo yung for a minute, naging blanko yung utak mo. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung gagawin mo. And you see the spark in my eyes when I tell the story. Hindi ko alam eh. Pero siguro yung naramdaman ko at that time was parang siyang achievement. Yung ganun, na parang, oh my God, at we started from this and now we're here. Ganyan. Kaso nawala na, di ba? So, it's okay. Siguro what I've learned is, actually, kasi wala naman akong regret eh. Actually, somehow, alam ko naman yung risk ng love. Kasi pag nagmahal ka talaga, you will try to avoid it, pero somehow, dadaan talaga tayo sa path na masasaktan tayo. So, somehow, it's full circle. Siyempre, pag na-inlove ka, masasaktan ka. Pag nasaktan ka, magmamahal ka lang uli. Ganun lang yun eh. And what I have learned is, just love with no regrets, be. Ganun talaga minsan eh. At least, somehow, nasaktan man ako, at least naramdaman ko yung love, di ba? Kahit paano. Pero siguro, kayo, kung meron kayo napulot na aral sa akin, I think you can share it. Minsan kasi, hindi mo nakikita yung mga bagay na dapat mong matutunan eh, di ba? Pero nakikita ng iba kung ano yung dapat mong matutunan. Siguro siya sabi ng iba, di ba, na parang Francis, tigilan mo na. Oo, siguro, ayun. Pero, hindi ko alam, be. Diba? Ayun, sabi na iba, tigilan ko na. Pero, syempre, hindi ko alam, be. I cannot say na go, makakalimot na ako, tigilan ko na. Diba? We'll never know. Basta, ano, learn to have fun. And always choose yourself. Kasi minsan, pag nagmamahal tayo, masyado tayo nagmamahal, diba? Nakakalimutan natin yung sarili natin. So, choose yourself. Kasi, who's gonna love you? Alam mo yung minsan na parang, nagiging hopeless tayo pag nawawala yung taong mahal natin, na parang akala natin wala, hindi natin kaya, pero kaya mo yan. Kaya mo yan. Ganoon lang talaga, malulungkot ka, masasaktan ka, pero kaya mo yan. Diba? Para kagat ng nanglanggam yan. Kaya mo yan. Next question, sabi, hello Kuya Francis, pakidescribe po ng Pakistan in one word, God bless. Siguro be, one word that describes Pakistan is the word mosaic. Alam mo yun, it's a bit of different picture eh. Maraming bagay sa Pakistan, pero pag umatras ka, it's a whole big picture. It's a whole big image. Akala natin, di ba, yung image niya is magulo. Pero when you zoom in, may kita mo yung iba't ibang uri ng buhay na meron ng Pakistan. Iba't ibang gandang meron ng Pakistan. Iba't ibang takot na meron mararamdaman sa Pakistan. Di ba, walang sugarcoating. Meron ka mga takot na mararamdaman minsan eh, di ba? So I think, it's a mosaic. Okay, next question. Nung first trip mo, naalala ko, may ranting ka sa amoy. Pero nung nakaraan, di ka na-affected. Na-desensitize ka na ba sa scent nila nung second trip mo and how you cope with it? Actually, be, pag hindi ko talaga kaya, as in yung todong-todo talaga. Di ba dahil ngayon, be, meron ng mask. Somehow, nakatulong ba yung mask talaga para pag hindi ko kaya, mask? Or ngayon, dahil natuto na ako, so meron talaga akong baon-baon na inhaler pag hindi ko talaga kaya, ganyan.
Tapos, pag hindi ko kaya yung amoy ng bunganga naman nakausap ko, in-offer ako ng bubble gum, kaya ako lagi nagbabubble gum, kung napapansin niyo. So, minsan, laban na lang, kahit mukha akong kambing ng nguya ng nguya, syempre, para at least safe naman yung, di ba, hindi tayo mahilo-hilo dahil andun pa rin naman, babe. Minsan, hindi ko talaga kinakaya. Actually, yung biyahe namin, yung pinakamalala na biyahe namin na nahilo talaga ako, is yung biyahe namin from Gilgit to Islamabad. Kasi nakaupo kami sa harap, so sa likod kami ng driver, lahat ng dumadaan, babe, naaamoy ko, babe. To be honest, walang halong etchos or sige, sabihin niyo na kung maarte ako ganyan, sige na. Ewan ko ha, pero para mas gusto ko yung truck ng basura talaga, sorry ha. Kasi sobrang baho talaga. Isipin mo ba lahat bilang dumadaan eh. Sabi ko talaga ano yun. At saka syempre, public car yun. Hindi naman ako dito nagrarant at nagrereklamo ha. Kinikwento ko lang dahil may nagtatanong. So, yung experience ko talaga parang baho talaga as in. So kahit nag-inhaler na ako, natatalo yung Vicks. Naka-mask na ako. Pero ayun, laban pa rin. Laban na lang. Sabi ko, no choice naman tayo eh. So kung gusto nyong maka-avoid ng mga ganong experience, magdala lagi kayo ng candy, ng inhaler, ng mask. Ayan, effective yung mga yan. Kasi hindi naman natin, maiintindihan naman natin sila minsan sa lifestyle kasi talaga nila parang masyado kang hardworking. Hindi ko lang nakikita, naaamoy ko pa. If bibigyan ka ng chance, pipiliin mo pa rin bang makilala at mahalin si Mr. Wright? Kahit alam mo nasasaktan ka lang niya, any chance for reconciliation? If there will be another chance, like in another life, magtatagpo kami. Siguro, to be honest, siyempre ba ayoko naman masaktan? Ayoko naman masaktan. Kasi bang parang tanga naman ang gustong masaktan? Mahali po ako sa'yo. Maraming lalaki sa mundo. Alam mo yun? I'm happy na I met him. I'm happy na I've been a part of his life and he was a part of my life. Pero kung uulitin, pero siguro yung magiging ending, parang huwag na lang. Huwag na lang. Any chance for reconciliation? Babe, hindi mo na ako nagagalit eh. Wala mo na akong balak din na ano, magkaroon kami ng issue or what. Parang either or, sabi ko pa nga sa kanya, susuportahan ko pa siya sa ano eh, pag-aasawa niya. Like, sabi ko, sige, kung gusto mo, pumunta pa ako sa kasal mo, ganyan. Pero, yung nangyari, na parang, sabi ko, I'm open. Ganun. Alam mo yung I'm open, kung we can be friends. Kaso, ayun eh, ayun yung nangyari. And sometimes, kasi meron din ako limit na, sige, I'm open, pero may limit din naman ako. Like, ayoko sa atin naging kawawa ako na parang, chance for reconciliation, okay lang naman, be. Meron ako tatanim ng galit, eh. Sabi ni AC, ducks po ba sila? Sabi ng mga comment section, ducks sila. Based on experience, tao sila, be, hindi sila. Mga tao sila. Ano ba? Char. may standard kasi ako, be. ang hirap tapatan ng standard ko. So, mas malaki sa Pinoy? Oo, mas malaki sa Pinoy. Pero sa experience ko, oo, wala pa rin tatalo sa Europa.